Sumainyo ang Panginoon. Magandang araw po sa inyong mga tanglaw. Ito po ang ating pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayon po ay kadaluwan ng Disyembre. At ang mabuting balita po na pagninilayan natin ay mula kay San Mateo. Kabanata 7, mga talata 21, 24 hanggang 27. Sa mabuting balita, sinabi ni Jesus, hindi lahat ang tumatawag sa akin na Lord, Lord ay makakapasok sa karyan ng Diyos. Sinabi ni Jesus, ang nakikinig sa kanyang salita at nagsasabuhay nito ay may halong tulad sa isang tao na nagtayo ng isang bahay doon sa ibabaw ng bato. Dumating man ang unos, malakas na ulan, malakas na baha, hindi ito matitinag sapagkat nakatungtong sa matibay na pundasyon, ang salita ng Diyos. Pero isang tao na nakikinig sa salita ng Diyos pero hindi naman ito sinasabuhay, ay katulad ng isang tao na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Nagkaroon ng unos, bumaha, at kaagad itong naitumba at napawi ang kanyang tahanan na itinayo sa ibabaw ng buhanginan. Mga kapatid, ano ba ang pundasyon ng buhay natin? Ito pong napakahalaga. Sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, lalo tigit ngayong panahon ng pandemya, sa napakaraming unos sa dumatarating sa buhay natin, ano ang nagiging pundasyon ng ating buhay? Sana walang iba kundi ang Diyos. Sapagkat kung ang buhay natin ay malayo sa Diyos, talaga namang susuko tayo. Talaga namang sasabihin natin, taas kamay na ako. At sasabihin natin, wala nang pag-asa pa ang buhay na ito. Alam niyo po, dumarating sa buhay natin na napakaraming stress na nararanasan natin. Stress sa trabaho, stress sa mga pamilya, stress sa relasyon, stress natin sa mga nakapalibot sa atin, stress natin sa edukasyon, no? Online education tayo ngayon, stress natin sa mga sakit at sakunan na nangyayari sa buhay natin. Anong reaksyon natin? Tumatago tayo, tumatakbo tayo, naghahanap tayo ng masisisi, at sumisilakbo yung damdamin natin. Pero paano nga ba natin naharapin ang lahat ng ito? Unang-una, gawin natin pundasyon ng Diyos. Simplihan natin ang buhay natin. Sabi nga po, simplicity will make our life holy. Simplicity will make us happy in our life. Kaya kapag naging komplikado ang buhay natin, pag nawala ang Diyos at naging komplikado ng lahat, ako, talagang babagsak at babagsak tayo. Kaya, mga kapatid, siya sa atin natin ang buhay natin. Kanino ba tayo umaasa? Kanino ba tayo nakatungtong? Kanino ba nakaangkla ang buhay natin? Sabi nga po, do not cast your roots on places, persons, or things because when they are gone, you will be uprooted. Pero God, who is the same yesterday, today, and forever, kapag sa kanya tayo nakaangkla, ano man ang mangyari sa buhay natin, dahil hindi siya mawawala, sigurado tayo na magiging maayos ang buhay natin. Kaya nga po, manalangin tayo sa ating Panginoong Diyos na sana patatagin ang ating pananampalataya, na sana'y patibayin ang ating puso sa lahat ng mga pagsubok na pinagdaraanan natin. Lalo tigit ngayon, papasko na. Ano, matatapos na naman ang taong 2022. Sabi nga ng iba, naku, Pasko na naman, wala pang biyanan. Sabi ng mga iba, naku, Pasko na naman, eto na naman, kulang na naman, hindi pa dumatating ang 13 month pay. Sa inyo po ba, dumating na? No? Marami tayong gastusin, madaming bayarin, kaya mapapaisip na lamang tayo, Lord, paano ba ang buhay? Pero hanggat tayo nagtitiwala sa Diyos, hanggat tayo nakakapit sa Kanya, hanggat tayo naniniwala sa Kanya, may pag-asa sa buhay na ito. Kaya sa pagtawag natin na Lord, 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 sana ito ay isa buhay natin. Hindi lamang sa salita, kundi sa ating mga gawa. Nakalhod ka nga, nananalangin ka, pero ang dami namang pagdududa sa puso mo. Eh, paano mangyayari? Paano ibibigay sa atin ng Diyos ang ating inihiling? Nagsisimba ka nga linggo-linggo, pero ang isip mo naman ay naandoon sa makamundong bagay pa rin. Ano mangyayari sa buhay natin? Sana mayroong pagtutugma ang isip, ang puso, at ang ating mga ginagawa upang sa ganon, tunay na maghari ang Diyos sa buhay natin. Let us pay God not with lip service. Let us pay God with actions and let us pay God with concrete desire to be with Him in eternal life in heaven. Pagpalain po kayo ng Diyos. Kung nagustuhan nyo ang ating pagninilay, please click share and subscribe para naman lagi kayong updated. Click nyo din po ang notification bell at ating pagnilayan ang salita ng Diyos araw-araw. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos.